Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ni Yumir Marshall at Dave Apolinario. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So naganap na nga po ang laban ng ating numero unong pambato sa 160-pound middleweight division na si Olympic bronze medalist Yumir Marshall. Kung saan nakatapat niya ang veteranong pambato ng Argentina na si Ruben Villalba sa isang 8-rounder fight. At bagamat nga po inaakala nating lahat na mahihirapan si Marshall sa laban na ito, dahil may kartada si Villalba na 20 wins with 8 knockouts at 7 talo, ay kabaliktaran nga po ang nangyari dahil tila pinulbos lang ito ng walang kahirap-hirap ni Marshall. Sa round 1 pa lang ng kanilang bakbakan ay agad nang pinabagsak ni Marshall si Villalba matapos nitong patamaan ng solidong body shot. Pero nagawa niya pa din naman bumangon at ipagpatuloy ang laban. Subalit pagpasok nga po ng round 2 ay muli na naman itong pinatumba ni Marshall matapos magpakawala ng mga power punches. At dahil hindi na kayang magpatuloy pa ni Villalba, kaya naman nagpa siya na ang referee na ihinto na lang ang laban. Dahilan kung bakit nakuha ni Marshall ang panalo via second round technical knockout. Umabante na ngayon ang undefeated record ni Marshall sa 4 wins with 2 knockouts at walang talo. Sa kabilang banda naman mga idol ay naganap naman nga po ang laban kagabi ng ating pambato na si IBO Flyweight World Champion Dave Apolinario. Kung saan hinarap niya ang pambato ng Indonesia na si Frankie Rohi sa isang 10-rounder fight sa Sandman Gym sa General Santos City. At katulad nga po ng inaasahan ng karamihan, ay muli na namang nagpakitang gilas ang ating kababayan matapos nitong talunin ng Indonesian fighter via second round technical knockout. Nag-miss tulang isang malaking mismatch nga po ang naging bakbakan ng dalawa. Dahil talagang masyadong malakas si Apolinario para sa kanyang katunggali. Kaya naman dahil dyan ay wala talagang naging sagot si Frankie Rohi sa walang tigil na mga sunod-sunod na solidong kombinasyon na binibitawan at pinapatama sa kanya ni Apolinario. Napanatili ni Dave Apolinario ang kanyang napakalinis na undefeated record at umabante na siya ngayon sa 18 wins with 30 knockouts at walang talo. Inaasahan naman na babalik na ulit siya sa paglaban kontra sa mga kapwa niya world class fighter sa lalong madaling panahon. Samantala, sinabi naman nga po ni undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez na bagamat medyo nahirapan siyang talunin ang former IBF super middleweight world champion Caleb Plant dahil umabot ng 11 rounds ang kanilang laban bago niya ito tuluyang na-knockout, ay kumpiyansa pa rin umano siya na ang undefeated former WBC super middleweight world champion David Benavides ang mananaig sa laban ng dalawa na gaganapin sa susunod na buwan. Paliwanag ni Canelo na mas malakas daw kasi talaga si Benavides. Bukod dyan ay mas bata pa daw ito. Kaya naman sa palagay niya ay sapat na ang abilidad nito upang talunin ang former world champion. Pero ganun pa man nga po ay hindi naman nagpapatinag si Plant dito. At bagkus kumpiyansa din siya na tatalunin niya si Benavides. Naniniwala din kasi si Plant na mas lamang siya sa experience dahil mas malalakas daw ang kanyang mga nakatapat sa ibabaw ng lona kumpara kay Benavides. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga Pinoy.